So let us start, mga ka-taxpayer kong minamahal. Next question po. If the taxpayer is not a withholding agent and engage the services of a BIR registered individual, example sole prop, for labor only contract, will this need to be subjected to 2% withholding tax? What if the individual is not a BIR registered and was contracted for his services? Will shouldering the 2% withholding tax be enough to make the transaction a deductible? Ulitin ko ha. Kung pinag-usapan natin yung tax agent, siguro yan, BIR accredited tax agent, ano? Yung ba yung pinag-usapan natin, BIR accredited ba yan? O BIR official? Ano ba pinag-usapan natin dito? Ano yung kakatransaction mo? It's a private or a BIR government employee? Private po yung katransaction. Okay. So, yung katransaction mo is BIR registered tax agent. May ang withholding tax niyan is hindi 2, either 5 or 10 ata. Kalimutan ko yung rate, pero hindi 2. Okay? Number 2 is kung not a BIR accredited tax agent siya, ang withholding tax pa rin is 5 and 10 ata, 5 and 10. Kasi considered siya as consultant. Ang consultant, 5 and 10. So, mali yung withholding tax rate. Second, ang isa sa requirements is, mag-issue siya ng official receipt. Either non-BAT official receipt or BAT official receipt. Yun yung requirement. Diba? So, kulang. Kulang yung, ano, yung documentation mo. Withholding a tax is not enough para maging allowable deduction yung iyong expense. It must comply with this rule, tong 6 na to. Pero bago ho yan, gusto ko sanang ipakita lang ho sa inyo to, mga ka-taxpayer kong minamahal. Yung kompletong discussion ay makukuha ho ng mga members ko na nasa expert level. Ito po, expert level. So, isang katutak ho yung ilalagay ko dyang mga analysis and protests kung magiging member kayo ng ating tax specialista YouTube. At kung meron ho kayong pagkakataon, nire-request ko sana na i-copy-paste po ninyo itong link na to sa mga network, social network or social media na kayo po ay membro.